Yan, good morning mga bossing. Meron naman tayong ano, project. Ano? Backhoe loader. 422E. Ayan, caterpillar. Welcome back to my channel, mga bossing. Ayan. Issue nito, ano, dumadami yung langis. Pumupunta ang diesel dun sa makina, humahalo. So, ayan, babaklasin namin itong injection pump ngayon. Dito siya dumadan sa injection pump, papunta dun sa makina, sa langis ng makina. Ayan. Pati yung injector nya, baklasin na rin natin. Timing na natin. Sige, ikot pa. Ayan, tatap natin sa number 1. Sige. Shout out. Ayan. Pag nakatap siya ng number 1, saan natin isasalpak yung 1. Sige. Dos. Ay, naka 4 pala. Sige pa, naka 4 yan. Sige pa, magdudos siya. Ayan, naka dos na yan. Ayan. Sige. Last. Mga pang exhaust. Sige, bilan. Aba. Medyo maganit. Dali ha. Ayan, malapit na. Kamay mo. Yo. Ayan. Balik mong konti. Ayan mga bossing o. Oh. Gagamit lang kayo ng pantusok. Oh. Kasana po, para nang tasok. Class, up. Ayan. Ayan, okay na. Yan. Yan, ito yung pinaka timing niya sa number 1. Tinutusukan niyan diyan. Yan. May pantusok siya diyan. May butas diyan sa camshaft gear niya. Yan. Kung napapansin niyo yung camshaft gear, may butas 'yan. Ayun, may tanda naman siyang pula, ah puti. Yan. Kuha lang kayo ng size na ganito. Tusok nyo dyan. Saktong gabi. Tapos, make sure nyo na nakatap itong number 1 nya. Ayan. Itong top dead center ng piston. Kasi, pwede siyang pumasok nang naka number 2, number 3, number 4. Pwede siyang pumasok doon. Ayan. Kailangan, tingnan mo ito, magbubukas ka talaga ng time valve cover nya. Para makita mo yung kanyang running mate. Ayan. Sa number 1. Ngayon, ano na. Yan. Pagka nakaganya, pwede mo nang isalpak ang injection pump. Yan. Ito naman ang injection pump. Ito ang injection pump niya. Ito yung kanyang pang-ipit. Yan. Kung napapansin nyo to, itong kanyang kunya. Yan. Ito ang number 1 na niya. Itong number 1 niya. Biyahe pa tayo eh. Number 1 niya. Yan. Tapos meron din dito sa butas na ito, masisilip mo dyan, meron ding yung iba, may timing mark din doon, may nakalagay na number 1. Makikita mo doon sa loob niya. Pero ito wala. Ibang klase siya. Ang pinagbabasihan ko lang dito ay ito. Yung kanya number 1. Yan. Yan lang ang aking pinag-ano dyan. Ito ang kunya niya. Tsaka ito. Yan. Tapos ngayon, pag naikabit nyo na ito, huwag nyo muna siyang i-start. Tignan nyo siya kung
Ano kasi ito may washer to dito. Kailangan mong luwagan 'yan. Ito ang nakalagay diyan, ito 'yan. Ayun, nakaganyan siya. Ngayon pagka mahigpit na, nagpitan mo na 'yung gear. Tawag na 'yun. Right. Yes, sir. Ayan, kailangan mo siyang higpitan para maipit niya 'yung shaft para pag naglagay ka ng gear, hindi siya maikot pag naghigpit ka nitong nut. Ayan, 'yun lang ang purpose nito. Ayan, tapos pagka ano niyan, bago mo i-start, kailangan tanggalin mo itong kanyang iangat mo ng konti para mailagay mo itong washer. Itong kanyang washer. Tapos saka mo siya higpitan. Kung nakalagay ito, aangat siya dun. Yung dulo niya, aangat dito sa shop. Ngayon, pag nalimutan mo siya, sisirain ito yung shop niya kasi nga nakaipit ito. So, ayan mga bossing. Yun lang ang timing niyan. Dito, ito lang. Ayan. Madali lang naman malaman kung sakaling wala kang makita din yung timing mark. Sundan mo lang itong fuel line niya. Kung saan naka itong number 1 niya. Ayan. Ayan, ganyan oh. Ganun 'yan. Nga pala mga bossing, itong video kong ito ay para sa mga baguhan lang, sa mga baguhan natin na mekaniko na gustong matuto. Ayan. Ayan o. Ayan. Ganyan ang pwesto niya. Ayan, pag wala kang makita ang timing mark, yung mga baguhan natin na nag-aaral magmekaniko, hindi nila alam kung paano yung timing. Ayan, ganito lang mga bossing. Basta itong kunya nila, itong kunya, madalas yan, dyan nakatapat ang number 1. Yan ang pagbabasihan mo. Ngayon, para makita mong number 1, dito ka naman sa fuel line. Kung alin dito yung number 1, dito. Minsan kasi, pag bago ka, nalilito ka dyan kung alin ang number 1 dyan. Ayan. Tingnan mo ito, ayan. Ibig sabihin, ang number 1 ay ito. Number 1. Ayan. Sundan mo lang yan. Dito ang punta niya. Ito. Ito naman ay paikot. Ganun. 1, 3, 4, 2. Ayan. 1, 3, 4, 2. Yan ang firing order niya. 1, 3, 4, 2. Ayan. Mga bossing. Sa mga baguhan nating mekaniko ito. Sana makatulong sa inyo. Yun lang yan. Dito sa injection pump. Kunya, saka ito. Ayan. Sige, yan lang. Update ko kayo mamaya pagka nakakabit na at pag i-start na namin. Ayan. Ayan, kinakabit na natin. Kinakabit na yung injection pump. Alalay mo lang muna. Sige. Ayan, titingnan din ninyong maigi to. Baka mamaya pag ikot nyo sumusunod yung shop. Kaya dadahan-dahanin nyo muna. Ayan. Dahan-dahan lang. Tanggalin mo yan. Ayan. Ngayon, itatry natin kung i-start natin nakaganyan. Para kasi pag nakaganyan, halimbawa may supply sa timing natin, madali natin baguhin. Ayan. Saka itong ibabaw, ayan o. Ka-open. Ayan. Sige, itry natin. Start natin. Sige pare. Ayan. Patay at tumutuluan lang is. okay na. Lalagyan na, kukumpletuhin na natin. Okay na, may start na siya.
kumpletuhin natin, lagay natin itong takip, tapos saka natin i-start, saka natin i-titistingin kung maganda ang kanyang ano, maganda ang kanyang andar. Hindi natin magpursa ngayon kasi naka-open yung ano, naka-open yung harap. Basta take note mga busing, mga baguhan, ito may butas ito dito. Ayan. Ayan, ito yung kanyang tinutusok pagka naka kailangan naka top number 1 ka. Tusok mo lang dito, nandito yung kanyang tapat. Ayan. Ayan, yan ang unahin pagka naka top ka. Top number 1. Ayan. Tsaka ito. Ayan, ito yung pinakalak niya. Ito yung number 1 niya. Yung kunang kunya, yung lagayan ng kunya, tapat nyo lang dito. Ayan. Tsaka may lock. Okay. Ayan. Tapos naka top number 1 ito. Ito number 1 niya. Kailangan nakatap. Okay. Update ko ulit kayo pagka natapos na namin yan ah. Itawag dito. Nalilimutan ko pagtapos na namin kumpletuhin. Ilagay ilis eh. Ilagay ang lahat ng dapat ilagay. Okay. Yan. Ito na mga busing. Tapos na natin yung ating tapos na natin isalpak itong injection pump. Yan. Nailagay na natin lahat. Ilis eh. Saka yung cover niya. Ayan, kompleto na. Start na natin. Okay. Start natin. Okay. Tapos na. Ready to pick up na ng customer to. Yan. Okay. Salamat.